Hello po, welcome po sa YouTube channel ng Hubaderong Mangyan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Teresa, bayan ng Magsaysay, San Jose, Occidental, Mindoro. At pupuntahan nga natin yung isang napakalaking butas dito na tagusang dagat na sinasabing merong kakaiba sa loob o mga kakaibang nilalang na naninirahan. Ngayong araw, dahil sobrang daming nagre-request na viewers natin dyan, ang nanood sa isang vlog ko na nag-viral na sana daw pasukin namin yung loob para makita yung kagandahan ng loob ng kuweba. Dahil nga merong tubig sa ilalim na tagusan hanggang dagat. Ngayong araw ay papasukin namin ni Mindoro Adventures. Ayan, makakasama ko siya ngayon, nandun siya sa unahan. Mamaya papakita ko na lang. Dahil medyo creepy nga yung papasukin namin dahil sobrang daming nagre-request na pasukin nga itong loob. Ano nga ba ang history ng lugar ng Barangay Santa Teresa na to? At dati daw ay maraming mga mansyon na malalaking bahay dito, mga building. Ngayon alamin natin yung history. Meron tayong isang nakausap na tao na taga dito na magpapatunay na marami palang building dito sa Barangay Santa Teresa dati. Na meron daw na mga hospital na malalaki, mga building, magagandang bahay. Bakit nga ba ito nawala? Tara, kausapin muna natin siya. Diyan, doon ka labala pa mga tao sa zero. Kasi ano yun eh, yung tubig na yung galing dito. Yung kuweba po, sa kuweba rin po galing? Oo, sa kuweba. Ibig sabihin, tagusan po talaga? Sa dagat mismo, galuso. Pang-pang. Ano pong lasa ng tubig doon? Matabsing na eh. Tabsing. Dagat na, pasok na ng dagat sa loob. Pero pa, napapasok pa talaga. Pero pag sa lubong ng tubig, diba, ganyan, pang-pang. Opo. Pag magsalubungan ng tubig bago yung lalim, matabang siya, pwede mo sikasahin. Dagat talaga ang lusot. Ang lusot. So, dyan, tubig lang. Kasi ginawaan niya, nandismatic yan, bumba, matabang yun. Ah, matabang. Doon lang talaga yung ano, yung medyo malat yung dagat. Nagpasok kasi ang dagat, ikatulad yung malalim. Kaya nagiging dagat na yung lasa niya. Pasok ang tubig. Kung magigig ka, panlabalang, bula, sabon, panganlaw. Pero po doon sa kuweba, doon sa pinagtatagusan papuntang Irog, dito tubig pala gusto doon? Oo, dito galing nga. Kasi nga ano na ni, yung treasure ni Dudong. Ah, may nagtitreasure po. Naging pasok na nila, pero hindi talaga kaya buti kasi hindi naabot ng ano, may mahaba masyado. Masyadong mahaba. Sinunso nila, may maliit lang sila nilo na tudong haba. Pinag-guide nila yung nylon. Ayun sila maligaw pa balik. Meron po kami yan, may 100 square meter pa lang. Ayun, siguro, ito at saka yung hirong, nila siya 1,000 meter yan. Sobrang haba po. Oo, kasi ang kanyang hirong yan eh. Eh, baka niya ka pala sa kagaling, baka may sa 1,000 meter, hindi lang. Ah, mahaba nga talaga. So, agdaragdan na yan. Opo. Magulong ka pa sa hirong, yung tagusan doon mismo sa tabi ng reran na katiyan namin. Ibig sabihin po yung tubig sa kuweba, balong yun, hindi siya... Hindi, tubo galing siguro. Kasi po ganyan, yung dalag na ng butas po, galing. Galing, no? Paano nagkaroon ng butas na sobrang haba hanggang dun sa dagat? Parang lagusan. Parang screen lang kasi itong ano to, mina. Itong Irog na ba? Parang screen ng bato. Butas-butas. Wala siyang bato na matigas. Pero ano. Ngayon, pinakailalim po talaga. Parang screen kaya dumumang tubig. Kasi ang ilalim nito parang siya kasi lahat dito konting pagitan ng kuba. Ito ang pinakamaraming, ang sila na ito, ito ang pinakamaraming kuba. Nagkita ito, hindi na siguro 200 kuba ito dito. Dami no? Oo, so, puro mga ano, malalalit. Meron ba tayong 200 days? Bago tapos yung dyan o. No? Nasa 200? Yung sa kasiran dyan. Opo. Oh, may kuba rin yan ang ilalim. Pero ang ilalim yan dati ginagawa ng pabrika ng siminto, kaya tawag na mina. Ay na ano na, natalo na ng Magsaysay, kaya 9-2 yan. Ay, ibig sabihin dito talaga mina. Talaga na mina. Dati ha. Yung klasya rin dyan malaki. Opo. Dalawang makina dyan malalaki, gadurog ng bato. Matagal na po yun? Oo, nung wala pa kami nag-aaral ng grade doon, dito na kami. Mina pa lang ito noon, ginabaw pa lang ito ginakuha. Mga anong taon po kayo yun? Mga 19? Mga 1970. Wala, mga mag-umpisa sige siguro ito, mga 1950 pa lang. Pero pinangarap ko 1970. 1978, nag-aaral ako dito. May hospital niya dyan.
Malalaki ang kwan, tamukay ang mga bahay dyan. Hospital kasi po? Minto, oh. Saan po hospital na ngayon? Ay, wala, durog na mga bato. Ay, ibig sabihin po, malalaki pong building talaga to dito? Oh, kahit dyan sa cementerio, malaking building. Ah, wala na po natirang ano dyan? Ah, wala tirang ano ni... Wala na po natirang bahagi dun sa hospital dati? Well, flooring nyo lang. Ah, flooring. Ah, grabe na. Ay, yung mga kasi mga ping, ng mga kawi, yung mga bubong. Ta mga natira yan, mga flooring niya, kaalaki dyan. Araba, bago yun dyan. Mm-hmm. Mga building ka lang kasi kung doon ka pa rin dati kami sa Bundok eh. Yan ang hospital na, nampas yan dito, kita-kita yan doon. Mm-hmm. Kaya ngayon wala na, mga flooring na lang. Grabe no. Ngayon lang natin nalaman na parang ang lalaki pala ng mga building dito sa Santa Teresa. Ay, walang, hindi mo naabot ng malalaki ng araw ng araw. Kaan dyan, yan dyan, kalalaki mga makina yan dyan, bago building. Yan, tama yung mga plaza yan, kahaba, puro mga plaza, kahit ito, kahaba, bawaw dyan, puro kalalaki. Wala na ngayon kasi tinira na ng tag-erog eh. Doon kami si dati sa erog eh. Naglipat kami dito sa Mina kasi Mina to nung araw eh. Kung sa ano to ang... Dapat ito tinawag na Mina de Oro eh. Mm-hmm. Santa Maria Mining Corporation niya to eh. Santa Maria? Mina kasi. Okay. Na ano lang ng ano. Ngayon Santa Teresa na. Santa Teresa eh. Simple sakop na ayun. Ngayon nga lang namin, kuya, narinig yung kwento na ganyan sa inyo eh. Eh, siyempre eh, hindi nga lari kayo na kakatingin. Puntahan na lang po namin, susunin okay, po namin. Puntahan nyo. Salamat po. Salamat tay. Okay. Ayun guys, nakausap na nga natin si tatay na dati pala itong Barangay Santa Teresa na ito ay maraming mga building o mga mansyon na nakatira dito. Kung mapapansin mo ay dito pa lang ay wala ng mga kabahayan, pero doon sa kabilang side na pinagtanungan namin kanina ni Mindoro Adventures ay marami po palang mga kabahayan ito. Ayon nga sa kwento ni tatay ay isa na na may nakuha daw palang mga kayamanan dito o pinagmamainingan. Kaya ngayong araw ay papasukin namin ni Mindoro Adventures itong hagdan-hagdan dahil sobrang dami nga, sinabi ko na rin kanina na maraming nagre-request na pasukin namin ni Mindoro Adventures itong loob. Ngayong araw ay papasukin na namin. Tara. Ayan, pagbungad mo pa lang talaga dito ay makikita mo na yung nakaka-attract na hagdan-hagdan na sabi po nila ay meron daw ditong mga nakabaong kayamanan. Tara. Ayan, nagdala na nga kami ng mahabang lubid kay Mindoro Adventures to. Ilang meters to pa? 100 meters daw to. Dahil yung dala namin nung kailan ay ilang di pa lang. Nasa 15 meters lahat yun. Kaso hindi umabot. Ngayong araw, susubukan naming pasukin uli itong loob kung kakayanin namin. Kung hanggang saan pala yung kakayanin namin. Kung ikaw ay nanood ng vlogs ko na nag-viral, eto na yung part 2 na pagbabalik namin ni Mindoro Adventures. At eto nga, sinasabi ko din na binakbak na o kinalkal na yung loob ng kuweba na to. Ito na, yung pinakakahihintay nyo, yung papasukin yung pinakaloob. Sa lahat po ng viewers namin, antabay lang po kayo para mapakita namin sa inyo ni Mindoro Adventures yung loob talaga. Gabayan nyo kami, Lord, sa pagpasok dito sa sinasabing tagusang dagat. Grabe ang layo pala nito, no? Sabi ni tatay kanina sa amin, hindi namin alam kung kakayanin daw namin na makapasok dito hanggang dulo. Dahil nga yung pumasok daw dito noon, na gumamit din sila ng nylon nga daw. Hindi natuloy dahil, ano na, tumagos na sila dun sa gitna, tsaka mababaw na rin yung malalim na yung tubig tsaka papantay na sa bato. Grabe yung tubig. Okay. So, ayan si Mindoro Adventures. Dito, sa baba. Baba na? Mm. Dito, may isang viewers natin na may nakitang tao dito na nakatingin sa akin. Ayan. Ito yung paligid. Ayan, hindi na natin pupuntahan yan dahil ang pakay talaga natin ay mapasok itong loob dahil sabi nga ng viewers
na gusto nilang makita yung pinakaloob, itatry po namin. Pero hindi po namin maipapangako kung mapapasok namin hanggang dulo, kung hanggang saan lang po yung kaya ng aming katawan. Dulas. Oh, gumuguho yung ano, lupa. Gumuguho yung lupa. Grabe. Yan. Tabi-tabi po. Aray. Tabi-tabi po. Pasok lang po kami. Ito na. Ang pinakakahintay ng mga viewers. Na mapasok itong loob. Ayan na guys, sobrang linaw ng tubig. Sana makita natin dito yung sinasabing nagbabantay na isda na isang tilapia lang. Grabe. Ayon si Mindoro Adventures sa huli. At nauna nga tayo dito na pumasok. So ayun, nakikita niyo po ba yung butas na yun? Diyan po kami papasok ni Mindoro Adventures. Antabay lang po kayo at ayusin namin yung mga gamit namin. So ito na yung pinakahihintay ng viewers namin na mapasok talaga yung pinakaloob nito. Sana lang ay mapasok namin ni Mindoro Adventures yung pinakaloob at ingatan kami ng Poong May Kapal. Sa lahat po ng sumusuporta sa YouTube ng Hubaderong Mangyan at sa Mindoro Adventures ay suportahan niyo po ang pagpasok namin dalawa dahil ito mas mahaba na yung tali na nabili ni Mindoro Adventures. Nasa 100 meters. Oh. 100 meters daw to. Napakahaba. Ayan. Tapos iniwan na lang namin yung gamit namin doon. As usual, pero kanina, yung nangangalaga dito o bantay na isang isda ay hindi pa rin namin nakikita. At sana lang ay makita namin ni Mindoro Adventures yung nagabantay na yun na isda. Ito na yung tali. Pulipol-pulipol ah. Linaw ng tubig guys. Ayan. Pero ngayon, bakit bumabaw? Pre, baka ano no? Ba't bumabaw ngayon ng tubig pagpasok natin? Oo. At yung kwento nga ni tatay ay may pumasok daw dito dati kaso hindi na nila naabot. Dahil sobrang layo daw talaga. Haba ng luwid mo? Kumakapit sa ano? Ha? Grabe. Uy, aray! Ano yun? May kumagat sa pa ako. Shit, may kumagat sa pa ako guys. Ayan yung paligid. Mayroong bato dyan na nag-iisa. Tabi-tabi po. Sa lahat po ng viewers namin, tingnan nyo pong mabuti yung nakikita nyo pong kakaiba. At muli po namin pinasok itong loob dahil sa sobrang dami ng nag-request na mapasok itong lagusan na. Kaso lumulubog ako sa putik. Parang hinihina ako. Hindi na ako makaalis. Hindi na ako makaalis dito. Yun. Oo. Parang hinihila talaga yung paa mo ng mga putik. Pailalim, oh. Ang hirap. Hindi ako makaalis. May mga times na hinihila yung paa mo ng putik pailalim. Ayan po yung sinasabi nilang lamisang bato. Bali, itong tali. Dito namin. Aray ko. Aray. Kakaiba ngayon yung nararamdaman ko dito. Parang hinihila talaga yung mga paa namin. Oh.
Ayan yung lagusan, pre. Ito na, guys. Mapapasok kaya namin ni Mindoro Adventures yung lagusan. Sabi nila, nagkukunwari lang daw tayo yung inaapakan natin. Hindi daw putik. Papakita ko sa viewers, ha. May nag-comment po kasi dyan na nagkukunwari lang daw kami na hindi putik. Ito po, oh. Putik po siya na malambot. Pag tinapakan mo, parang nilalamon ka. Hawak-hawak ko po yung lubid. Ito po yung tinatawag nilang lamisang bato. Kung makikita nyo, lamisa talaga siya. Tapos may mga upuan. Ayan. Ayan na si Mindoro Adventures. Nauna na. Pre, ingat lang dyan, pre, ha. Kasi maraming nagsasabi na may mga engkanto daw dito sa loob. Yung nakausap nga namin yung ibang tatay kanina, hindi ko lang nakuha ng video. Natatakot silang pumasok kasi nga itong kuweba na to ay puno daw ng mga kakaibang nilalang o mga engkanto. Ha? Ano? Anong makikita mo dyan? Parang ano, tao nakatingin sa akin. Kailangan mo talagang yumuko. Tagusan talaga. Baka malalim na dyan. Ayan, napasok na namin, guys. Pinoproblema ni Mindoro Adventures, matalim daw yung mga bato. Tsaka nakakatakot kasi yung lupa. Is napaka delikado din kasi parang nilalamon yung mga paa namin, oh. Grabe. Oh, ayan po yung paligid. Tabi-tabi lang po. Ito na po yung mga request ng viewers namin na pasukin itong loob ng kuweba na tagusan hanggang dagat. So, ito yung tali. Parang hinihila. Yan yung tali. Ang haba na ng tali namin. So, itatali ko siya dito para hindi siya maligaw. Ayan. Pinaka-guide po namin yung tali. Parang may nakatingin sa akin doon. Ay, no? Pansin niyo po ba? Parang tao na nakatingin. Pero wag natin isipin yan. Nananalig tayo sa Panginoon. Grabe. Ang luwang. Napakaangas. Yung putik hanggang tuhod. Grabe. Parang nilalamon na kami ng putik papalayo. Pre, yung putik parang nilalamon na tayo pa ano. Habang palayo tayo ng palayo, nilalamon na kami ng putik. Oh. Ayun, may tagusan pa dun. Ayan na yung tagusan. Grabe. Ayun nga sa kwento ni tatay, ay isa daw pala itong isa pala itong parang syudad dati na maraming building. Uy, ano yan? Ba't nagbungsakan? Baka bumagsak yung mga lupa. Guys, nagsibagsakan yung mga lupa doon, ha? Kusa. Napansin niyo po ba? Oh. Yung mga tinatapakan natin, yung mga durog-durog, malambot pala yung ceiling niya. Ay, ibig sabihin, yung ceiling niya talaga, malambot, hindi kaya delikado, bumigay yan. Para siyang putik lang na nakadikit. Ewan ko lang, tapat siguro yung nawakan ko lang. Kung napansin nyo, biglang gumuho. Kaya pala nakakapagtaka, yung tingkali ng putik. Yung mga durog-durog niya ba po, galing pala sa ceiling. Ayan po yung ceiling niya. Ayan niyo guys, oh. Hindi pala ganun kaakibay. Parang tao yan, oh. Nakikita nyo po ba yan? Nakikita nyo po ba yung nakikita ko? Ayan. Parang isang tao na nakatingin sa akin.
Hindi ko alam kung nakikita nyo po. Yan, kakaibang nila lang. Nakikita nyo po ba yan? Grabe. Oo nga. Pag sa camera, makikita mo, mistulang tao siya, pero pag nandito ka, tignan mo yung pinanganuhan yan, hindi mo makikita na mukhang tao, pero ayan o. Eh, tabi-tabi lang po. Grabe. Masama yung... Ano ba ako kayo magbakad? Ha? Bakit? Kasi nga, yun, pag-dinabigin pa ako, kasakit. Yung putik, malalim, no? Oo, oh, saka may bato. Durog na bato na masakabing. Asan yung ceiling niya? May lagusan pa dyan? Oo. Ay, yun. Kaso masikip na. Yun nga yung tama na sabi ni Kuya na masikip. Ano ba sa? Ha? Tinan mo, kung gano'n siya kalambuto. Tumabagsak. Oo. Malambot. May part na malambot. May lamisa pa dito, no? Gumuho. Hindi kaya gumuho itong bato na ito, pre? Sa ilalim? Napakadelikado. Tabi-tabi po. No? Oo, napakadelikado yun. Sabi siya pag may Mindoro, nasa may ilalim tao sa loob. Delikado, guys. Yung parting ito, sabi ni Mindoro Adventures, pag lumindol daw, pwede kaming matrap dito. Bagsakan. Mabagsakan, makulong. Dahil nga, kung mapapansin mo yung ceiling, ay napakalambot. Huwag naman sanang lumindol dahil nandito kami sa loob. Napakadelikado. At, pakita mo. Ayan. Napakalambot. Hala. Napakalambot talaga, guys, nung ceiling. Delikado. Medyo kinakabahan ako kasi baka bumigay yung ceiling. Matrap kami dito. Ito. Ito. Magugasan tayo ng mga puso. Itong part na to, parang merong kakaiba na nakatingin o nakamasid sa amin. Merong pampapasok doon. Ba't gumagapang ka? Eh, masakit pag hinapakunta ako. Para so, dyan tayo lulusot. Pagkapang na, guys. Pagkapang na si Mindoro Adventures. Parang nakakapangami yung pagkapang na. Pagkakaan na. Saan mo? Hmm? Ito may kumakaw na. Na. Parang guguho na yung paligid. Kung kaya mana sana, guys. Sana ay hindi kami maligaw ni Mindoro Adventures sa pagpasok dito. Kaya naman pala nakalapag yung ano mo ito, nakatuhod ka na kasi yung ceiling, tapos hindi mo kailang nakaluhod na kami, oh. Para kami nagkukumunyon. Nakaluhod na kami, guys. Nakaluhod na kami. Kasi nakaulo namin. Masikip na, pre. Masikip na. Hindi na natin. Hindi na natin siguro mapasok yung pinakaloob. Ayan. Malayo pa ba? Ha? Grabe. Para tayong nag-ano dito. Nagka-campaign, nakaluhod. Nakaluhod talaga kami. Galing mga siling, guys. May mga tubig-tubig. So, kasi siya ng lupa sa itaas. Kahit sa kabila ng ilinig sa lugar namin, kumakatas pa rin. Nakikita nyo naman, si Mindoro Adventures ay nakaluhod. Sa lahat po ng sumusuporta sa aming dalawa, subscribe nyo po yung channel namin. Support nyo po kami dahil eto nga yung mga request ng viewers ay tinupad na naman namin. Kung isa ka sa manunood sa YouTube ng Hubaderong Mangyan tsaka sa Mindoro Adventures, pwede po kayong mag-request kung anong pwede namin puntahan. Kuweba, falls, lagoon, kahit ano po. Basta nakakamangha o nakakabilib na lugar nyo dyan, i-comment nyo po para mapuntahan po ng Hubaderong Mangyan. Hindi ako makaalis dito. Bumara ka nga ka dyan, sir. Bumara? Wait. Ha? Ah? Yung katawan ko kasi ano eh. Oh. Hindi ko alam kung kaya ko pang makapasok. Dahil si Mindoro Adventures andun na sa loob. Sabi ko nga, hindi ko kayang makapasok. Dahil sobrang hirap. Ayan, aray, aray.
Grabe, hirap. Makaluhod. Aray. Alam mo, parang may kumakagat sa binti ko. Hindi ko alam kung ano yung kumakagat. Bale yung tali. Kulipol muna natin siya dito. Para hindi tayo maligaw. Dahil itong lugar na to ay nanliligaw ng mga kakaibang nilalang. Tapos meron pa ditong lamisa. Ayun na si Mindoro Adventures. Napakatapang talaga nung kasama ko na yan. Kasi ang daming nag-request tsaka nag-viral yung video natin na yun. Kaya itong video na to ay sana ay mag-viral din. Dahil napasok namin ni Mindoro Adventures itong loob. May papasok pa dun oh. Pre, may papasok pa. Baka maabutan tayo ng high tide. Kasi ha? Paano tayo? Hindi tayo waterproof. Nasa 100 meters daw yung tali. Pero parang matatapos na sa 100 meters yung tali. So meaning pag aray. Ah, kinagat yung paa ko, aray. Ah. May kumagat sa paa ko, guys. Hindi ko alam kung ano. Kaya napatigil ako. So sabi nga ni Mindoro Adventures, ay nasa 100 meters daw tong ano, tali. Pero yung tali ay mauubos na. Kunting-kunti na lang. Ayan. Kunting-kunti na lang. Ang ikinakatakot ko, baka abutan kami ng high tide. Is makulong kami dito dalawa. At bawian kami ng buhay. Ang galing, no? Galing ng adventure namin ngayon eh. Aray. Talagang nakaluhod. Oh. Papakita ko lang ha. Baka sabihin, fake lang yung ginagawa namin ni Mindoro Adventures. Ito nga, nakaluhod na kami. Ang hirap nga lang dumalaw kasi nakaluhod talaga. Ano pre, mahaba pa? Wala nang lubid. Mauubos na. Pero kaya pa yan siguro. Nasa ano pa to? Nasa 5 metro. Aray. Tali natin yung tali. Baka makawala. Nasa 10 meters na lang ata to. O 5 meters. Pero napakaluwang pa rin ang loob. Ayan. Grabe ang luwang. Oh. Tapos yan yung ceiling. Hindi mo kailangang tumayo dito sa part na to. Kailangan mong nakaluhod. Ha? Kaso baka maligaw tayo, no? Marami daw lagusan, sabi ni Mindoro Adventures. Ah. Iligaw kami. Dito sa part na to, ay nakatayo na kami. Ayan. Pero napakaluwang ng kuweba na to. Na tagusan hanggang dagat. Pero po, napakalayo ng dagat na to. Kung susunsunin man namin ang buong kuweba na to at maubos yung tali namin, baka ay iligaw na kami.
Ala, parang may mga naglalaro dito, guys, oh. Pansinin nyo, may mga putik sa taas. Ayan, may mga putik. Parang may naglalaro, nakakaibang nila lang dito. Ayan, may mga putik. Parang pinaglalaruan lang rin nila. No? Yan yung tali. Tali muna namin. Napaka delikado nga nung ginagawa. Pre, ubos na yung tali. Biruin mo 100 meters. Naubos. Oh. So, yung tali, umabot siya ng 100 meters na ganito kalayo yung nilakbay namin. Bali na sa 20 minutes mula dun sa ano kanina, pinagtalian ko, 20 minutes papunta dito. Ibig sabihin, malayo pa kami sa dagat. So, ano to? Parang, ano po kaya to? Oh? Paano nagkaroon nito dito? Hindi ko pa alam kung anong ano to, prutas ba to, ano to. Pero pwede po kayo mag-comment kung anong klase ito. Ito na nga. Lubos pong nagpapasalamat ang Hubaderong Mangyan sa walang sawang suporta nyo sa YouTube ng Hubaderong Mangyan. Muli po nating tinupad yung kahilingan ng daang-daang viewers na pasukin itong kuweba na to. Hanggang dito na lang po yung vlogs namin ni Mindoro Adventures dahil hindi nga namin natagos itong dagat na lagusan. Bali po, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po. Dahil sa sunod, magkakaroon po tayo ng part 3 at pupuntahan po natin yung tagusan talaga dun sa kabilang dagat para masabi nyo na totoo talaga na ito talaga ay tagusan hanggang dagat. Ayun guys, hanggang dito na lang po yung vlogs ko. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Hang on.